mo abot ng maghitabo. Ang kalindot ng sa Ginoo, gitagaan na tanyang solusyon. Say with me, solusyon. Mura ka exam ba? Di ba kung na-exam, na-pointers di hata ka teacher? Anong nagigyo ka masayo? Pero kung di nyo ka magtuon, bisan sa imong pointers, ikaw may nagtuyo sa imong sayo. Kaya yung tapa yung mga classmate, ayaw to you ang imong sayo. Ayaw to you ang sayo. So, ang muna nga, itang tanan, magpaupos dito sa Ginoo. Hindi ka magpakita bigas niya na ato uman. Maabot niya kung panahon. Pabitaw sa ubang nasod, no? Daga na kayong mga big news na nahimong wake up call sa kalibutan. Kadagang kayong nagbayar ang video na nagpunay mga tao, di mark God right away na ang punishment kayong nakita sa Ginoo. Sama sa Jacksonville sa Amerika, katubangan sa kamera, di-mark bilang Ginoo, didalang ka mga oras, dikilata ng ilang building, sulong yung sigida. Hindi ko pwede sulayan ang Ginoo. Otherwise, kung mahambol na sa Ginoo, mudawat na alon, masayuan din ang Ginoo. Nabangin ko lang sa aking challenge. Amen? Nabangin ko lang. Kita magdara, nililap kay isang kami, nakalagat niyo sa Ginoo, na aking challenge. Pero nagpadayon din ng mga lagat sa Ginoo, mag-ilabot din may tungod sa Espirituhan ng buta. Mag-ilabot din may tungod sa kaumbaon nato. Muna nga kami, mga bata ng pamilya itong isama ninyo. Amen ba? Amen! Ayaw, ipunta nga sa mong edad. O, nag-deserve nga mahimuming kining instrumento sa Ginoo, at least nga naamin itawag o advocacy or legacy. Na human po ang sa Ginoo, naamin na buwat para sa Ginoo. Ibuwat na mo ang purpose, ang among katuyuan na nung naamin. Itawag mo sa Ginoo, dipilit sa Ginoo. Sama kung paagi ka mo, dipilit po mo, itawag ko sa Ginoo. Ang pamutahan ka ron, inyo na bang bisundan ka ron ang purpose sa Ginoo ninyo? O kaha, ang imurang ibuwat ka ron, at ang imurang kanunay interest. Gusto ko na lang, magtuon lang, mukhaon lang, mulaak lang, magbisyo lang, bubuwat lang daotan. Ang pamunta na, imo ba nang na-discern nga, appeal pa si Lord sa mong kinabuhi. E kung may hindi kang appeal si Lord sa mong kinabuhi, sa matag-adlaw na kay panahon sa Ginoo, bisan na lang sa pag-ampo sa buntag. Muampo ka mula kao, mubasa kang Bible, na kay prayer. Meaning, imong acknowledge si Lord nga, Satan iyan mo. Iyan yung kanan, huwag makabuot sa Diyos, kaya kanan yaman. Muna nga musali ka sa Ginoo, magdipindi ka sa Ginoo, I tell you, garantiya po na tagaan ka din yung kaumami sa Ginoo. Amen? Amen! Amen! Kasi po ba itong balita last week, mga one of the billionaires sa kalimutan from different countries, katong nag-try of search sa Titanic na nahubo ba? Ito nanunod. Sa year 1912, doon po ba tinanik siya nakita ng Titanic. Di ba lima to sila kabuti, wala na tayo si Euros na ikaw, may dagagwanta, $250,000 per head. Try to imagine, i-convert mo na into piso, that would be probably around millions, hundred millions, mga 6 or 7 millions sa piso na to. Okay. Gusto kayo lang sila atong katong ocean, itawag ito, or submarine ba? Submarine. Mini submarine. Di ba? Sabi magdahon na ay, I don't know, sa mga error dito sa dalong, isabog ang ilang kwan, o silang tanan na mamatay. Ilang kwan tawa, di pa po. Naapag yun itong pilot. Napayun itong pilot, expert kung na. So meaning, yan yung masamtan, kaya itong kinabuhi, uncertain. Wala ka kabalo sa mga loob niya. Amen? Wala ka kabalo sa kung sa'yo may tapo na itong bukma. Pero at least karon, kitagahan ka chance. At least karon, kitagahan ka sa Ginoo siyang minsan.
aron mag-prepare ka, makahinungsod ka, maka-decision ta na Lord, ang alagadunin mo. Lord, kabangin po, pasahin mo. Amen? At ang palapakan si Lord. Well, ang topic na ito meron sa bab, salvation. Kung saan mo yung pinaka-basic na masabta na ito dapat sa itong pinag-uwi. Salvation. Kanina, salvation magyaman ito. At least, we describe ang kolokman hantod sa redemption. Kaya continuation niya ako, may tungkol sa kaluwasan, kahit mauli ang pinaka ikinanglan sa tao, masayod ka, may tungkol sa kaluwasan. Namuntanan ko ninyo. Kung ang usa ka tao na yung utang, gita sa kabayan, and dako kaya ang utang, and then somebody mo offer na ako'y mubayad sa iyong utang, ako mo tanang, luwas ba siya ang utang, wa? Ha? Luwas? Na may nagbayad? Talagpakan sa ito, singanan nito? Rick. Oh, si Rick. Luwas, no? Oh, example, sudyante, nagbuon kayo ka, kay wala kayo bayad sa tuition, wala kayo wala si mama. O niya karon, tunay mo, pwede mo, ako'y bayad sa iyong tuition. Luwas ka sa iyong utang sa tuition, o wala? Luwas? Kung kriminal ka, napriso ka, kaya matay ka, di kaso, o yan ako kay ka o piyansa, magpabayad ang pamilya, grabe yung mong kagol. Karon, na iyong open, kung dapat ko, ako'y bayad sa iyong bayad. Luwas ba? Luwas. Ha? Luwas sa siyang problema. Oh, nice, sala. Karon, kining sala na maka-interno at usbutan. Kaya mo pa na yung hinugdan na nice salvation. So, karon, kitang-tanan man ang kasala, o niya buhay mo bayan na ni. Kung saan kayo, posibilidad, mahitabo na ito. Kung di niyo mabayaran, kay wala na nabay kwarta na pwedeng kabayan na ni. Wala na yung pwede, wala na po yung bahagi na pwede ikabukti ano yung sala nato. Muna nga, salamat as Ginoo ni Lord Jesus nga dihatag niya yung kinabuhi. Amen? Amen. Para na mo, para na ko, para na itong tanan. So ang dihatag sa Father, nato din sa kalibutan, dilit reliyon, dilit denominasyon. Ang dihatag si Jesus din mismo. Amen? Amen. Kay gusto si Jesus na siya'y bumayad ni mo. Siya ang gusto na mo take over ni mo. Kay hindi na ni mo kaya. Kay makasala, gihapon ka. Otherwise, kung di natutukutan si Jesus kung puyo na to, makasala rin ako ng tao o sila pa magdanggol-danggol rin ako ng tao. Ganuman, walang direction. However, kung si Jesus na asa itong pinabuhi, naanatay sa itong direction. Si Jesus may iwan ako ang dalan, pinabuhi o ang kamaturan, kaya di ko na ang Islamit at di pinagin kami. So, ang sex solution para na ikaluwasan? Si? Jesus at ang palapakan si Jesus. Okay. Salvation, next. So, Mark chapter 1, verse 1, the good news of Jesus Christ. The message begins here. Okay. Yeah. Ang may balita, isang rin may balita, Jesus. Rumi. Okay, ang personality. Why do we need to be saved? Okay, ito masama daw. Kedua. What is wrong with us? Yes. Why do we need to believe in the Lord Jesus Christ in order to be saved? What is wrong with you? What is wrong with us? Why do we need to be saved? Talong nagkinalanta na maluwas. Now, kung isigante ka, usually, ang inspiration sa isigante, maningkamot yung kong eskwela din ko, kay maluwas akong pamilya sa kapobrehon.
Dahil may mong pagkakanan na, sula yun na, kung maluwas ka sa itong kapubuyon, mungkin man na, hindi tayo. Pero, na yung mga butang, wala kayo nato ka na na-absorb in terms of spiritual redemption or salvation. Kaya kining atong lawas, ang kinanglan naman ani, na ma-enjoy ka sa mga material, ma-enjoy ka sa mga panalangin, physically o materially, pero naisulod na kinanglan natong tagaan o preparasyon. Kunin dapat maluwas. Huwag kakabantay na naluwas kami yung pili mo, hindi mo rampiyan. Are you with me? Diba, maluwas ng kaminti nato, labi ng higutong ta, makatimo-timo lang ko, luwas na. Magkakaon lang ko o binanggal daon na. Makasuntan na kong aset o binangos, okay na. So, Bible run, ang ato kanunay niya, tagaan o panahon na maluwas na kinitating niyan. Which is okay man. Pero na yung mga butang, ginalang masakta na to, kanina klaseng naluwasan. Kining atong kalang. Amen. Kaya si Jesus nag-ingon na di magbuyang tao sa tinapay lang. Matyo patro. Now listen. Kung sa iyo ni Jesus, ang tao di magbuyang sa tinapay lang. So man ang tinapay? Ha? Bugas. Mais. Humay. Litson. Humba. O sa pa? Kaldiritas. Anupo. Pinirito. Dagan pagkaon, mamaluwas ang atong lawas. Apan iwan si Jesus, ang tao di lang mabuhay sa tinapay, apan sa mga pulong. So, muli wala to kayo nakita na overlook na ito ni, na angay din atong luwasun, na pausat na lang, kininaa sa sulod. Wala na kung di pagkaon ni mo imong lawas, o kung siya pamawa niyo ganina. Wala? Wala. 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 Ganyan to. Wala po. Oh, maluwas na kami. No, usually, atong kanulay ginuna, maluwas ang atong tiyan. Magkakaunda, makapabaw, makaisnak, panyuto, isnak, panyapon. Which is good, aron nga makasustain ang imong physical body. Pero, muli kinala na tumasaktan nga naatay inirman, kining tao nga nasa sulod. Muli angay ni mong tagad-pagtagad nga maluwas na. Amen? Dahil kining atong kalag, itawag with internal being. Wala ni kamatayon. Are you with me? Ibutan ni si Manon ang mga patanon. Kining atong kalag, muni matubag si Ginoo, muni i-judge. Mauni ang walay kamatayon. Kinsay mamatay? Ang imong? Lawas. No, kinsay matubag si Ginoo? Ang imong? Kalag. Kining kalag, muna yung mabagin ng sakit. Kining yung nagtubog karon, muni atong kalag. Kung si on kunin mo, kung si on taka, mag-agay-agay kang duwa. Sige, laki. Pero kung patay na ang tao, kung si on di mo taman-taman, magay pa siya, dili. Dili na. Now, muna yung gusto rin mo pasabot, na ang angay luwasun karon dapat maluwas na ito, dili ng lawas, kinin ka lang na nasa sulod, na angay ni mo ni patanmon sa pulong sa Diyos. Malay ni mo karon manamin ka, guwapo kay ka, guwapa kay ka, tambo ka, hirti ka, pero malnuris ang imong kalag. Inay mong abay, ina-classmate. Kumusta ni mong kalag? Classmate, kumusta ni mong kalag? Di mo ba nang ipakaon sa pulong sa Diyos? Now, what is wrong with you? What's the problema ni mo? Pastor, wala ka hindi ko ipanounce Ginoo. Nagsige lang kong email. Sige lang kong chat. Sige lang kong pastor. Marites. Ulo sa pagkaha. Mga batangon, panino mo. Sabi ninyo, sa last days, kung iskutan sa Bible, mo increase ang wickedness. Manginaot ko nga, dinikta ko sa aning mga batangon o mga hantong na samot kada otan ng kinabuhi. Amen. Ang iskutan sa Timothy chapter 3, verse 1, na sa katapusan mga adlaw, malisod ang panahon. Nakakunin masawad sa inyo. Paminawan ninyo ni, at least mahimo ninyo na yung inspiration sa kinabuhi. Kaya dilitiaw ang dagat sa panahon. Kaya malay na ito, mabalik na si Jesus, kung yan ikaw, huwag pa ka kabalik sa inyo.
Usay ang tao mingon nga ah, kung man na pasto, namatay na ng sinulog, sinulog, walang managid. Nga karon, kamatayon mo na mabot. Listen kayo, nga huwag kang kabalik sa Ginoo. Na paminaw. Now, 2 Timothy chapter 3 verse 1, paminaw mo, mga matanon, iman ikini sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod ng panahon. Ang mga tao, magunahuna lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Kung sa'yo nunahon sa mga tao? Kaugalingon o? Nagunahon na ba sa sino? Ano? Kung sa'yo nunahon nila? Kaugalingon o kwarta? Hindi ka kwarta, hindi ka tao na pupus trabaho kung dinabuhi. Wala may sa'yo pag-inabuhi. Pero kung di-idolize na din yung trabaho, survival lang, ito ko na sitihan. Muna nga kung nangyong sa inyo, tambok imong lawas kung manamit ka, malduris ang imong lawas. Matubang nas Ginoo, ang hukman na to din yung lawas, kay nadumpok na nila dito sa interior. Nabalik ko na ko, kung sa inyo ko, ang mga tao na gunaw na lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta, hampugiro sila, mapahitas ko, bugal-bugalon, masupilon sa ilang magingkanan, dili papasalamaton kung dili Diyos nun. Unsay may tamo ang mga tao na dili papasalamaton. Dili pa yung Diyos nun. Masinupakon sa kinsay dili masinupakon sa ginikanan dili. Patas ka mo. Masinupakon yun ay. Butan, yan ko. Mauna, timani yun eh. Ayaw mo sugot ng tamoy ko sa maigong ani na generation. Mga patanon, are you with me? Seryoso pong mudasin ninyo karon. Dahil humang ani, wala ko kumalong sa nema, asa ka mo ngayon, dahil mo isip. Red flag na mo. Pero at least, hindi ninyo ni malimtan para din sa kasiguraduhan sa inyong kalag. So, dili ko mo sugot. Kitang tanan, dili ta dapat mo sugot. Na maigota sa katumanan kang kita ni ay ang mga tao masinumpakon, dili Diyos nun, kanunay lang gunununa sa kogalingon, kwanta lang ang gunununa, survival lang. Sama na sa kaon, igo lang mga kaon, okay na. Gunununa na ito at kumpiyan. Now why do we need to believe in the Lord Jesus Christ in order to be saved? Mga ganita, ito John 3:16, nag-iskutan, tungod kay higong pata sa Diyos, gata ng buktungan ng si Kristo, ang kanan putuo kanya dili ma, laglag, apan may, kinabuhi, wala yung katapusan. So karon mga patanon, mauni ang pinaka-importanting butang kinong maangkod, dili lang degree, dili lang kay, unsa posisyon, or bahandi, ang pinaka-the best, or number one na imong angkonon, na imong ma-obtain, na imong madawat karon, dili butang, dili kwarta, dili position. Si Kristo Jesus, siguraduha sa imong kinabuhi, na mag-ari siya, na siya mupuyod yung sa imong kinabuhi, aron na ang kay direction. Aron na ang may tabo ni mo, dili na ikaw mo'y nagbuo, dili na kay ikaw na'y nag-desisyon. Itubutan ni mo si Kristo, na mamuhat ni mo, makigrelasyon ka niya. Mahingon ka ka kay Jesus. Lord Jesus, kamangin ko, giyahin ko, tutuli ko, tagay kong kaalam, tagay mo sa iyong panibalo. Amen? Amen. Aron nga, magmanaugod ta, smooth ang dagat sa itong kinabuhin, magmauswagod ta, magmalipayon ta, magmanaugod ta sa itong mga kinabuhin. Amen. Next. There is a barrier that separates us from God. Unsa man na? Unsa man ni nakaulam? Have you ever felt that God was far from you? Imo ba nang nabati karon? Na asa ba kang Ginoo? Naa ba ka kus Ginoo? Duol ba ka na kong Ginoo? Kinumdumi mga batanon nga Ginoo Dios siya nga magagahom. He is omnipresent, omnipotent. Naasa kanunay uban nato, nakakita siya nato. Pero dili nimo sa mabati kay ikaw, kita, wa may relasyon niya. Naghulat lang si Lord nga kita o ang tao
The moment ng tao magpaubos, the moment ng tao magpunan ng sala, diha matandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Amen? Asa matandog ang kasing-kasing sa Ginoo? Sa diha ang tao muhampol, muhampol na nakasala, muhampol na nanginanglan sa Diyos. Okay, next. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Isaiah 59, verse 2. Nanong di madungog ang inyong pag-ampo, tungod kay walay panahon si Lord maminaw sa pag-ampo, tungod kay naaysa, di ka nang matanaw si Lord sa sala. Bantay ka, kadungdong ka si Kristo sa diyang bilansang sa cross. Diba yun si Jesus, Father, why you have forsaken me? Di na kaakong tanaw si Jesus yung anak. Kaya ang sala sa tanang tao sa ibang kalibutan, gisam up na dito. Giako na ni Jesus tanang. Muna nga, milingyo ang Father. Kinanan mamatay ang anak. Aron ang sala sa tanang tao, at yun po, pinagit ang Kristo. Muna nga, matay ang sala sa ibang kalibutan, kaniya anak ang Kristo. O ang sala, patay na, pinagit ang Kristo. Ang pagkutan na karoon yung sala, patay na ba? Mamatay lang ng imong sala kung imo nang gitrigger kay Jesus. Amen? Kung imo nang itugyan kay Jesus. Otherwise, kung di ka mag-hinulsol, hindi ka magdagong kay Jesus, na nang sala na nagyapot niya, nawali mo hinulsulin, mauna yung ay mong barrier ni mo. Kung ang tendency niya, dili manginaw si Lord si mong pag-ampo. Dili niya paminawon imong pag-ampo, tungod kay naay nakabagaw di agitan ni mo. Mao ang sala. Muna ka ang buhato na ito, mga matanon. Huwa na itong kamatayan ni Jesus sa cross. Amen? Humana si Jesus na ba na buhi sa suwalay katapusan? Muna nga, ang mutuho ka niya di malagag. Apan ang di mutuho niya, sabi ka mo, malagag. Ino ba? Ang di mutuho niya ba? Laglag, kapag mundo niya, makabatong sa kinabuhi, walang katapusan. So therefore, kinalabasakta na ito ni, kinalabasakta na magsugid. 1 John 1 verse 9, kung isugid ni mong sala, matirunanon ang Diyos mo pasaylo, o muhinlo ka ni mo, higat sa tanang pagka-daotan. Ito pala pangasin. Ito pala pangasin. Sa ganahan din, ang ginilang kayo pa sa lukon, gusto sa Ginoo, hugasan ka. Amen? Dahil tayo namin ka, Lord, pa sa ilo ako, Lord, pinahubog mo ka rin Ginoo. Siguroso ka. O diyan ka lang, pagkaugwa na po, mora diyan po. Ano man kayo, wala, di mo seryoso ang imong magpangay pa sa ilo. Ang repentance na paminaw, ang repentance means turning away of sinning. Kaya nagitaw, intentional. May panahon na kasala ka, intentional. Pero by the grace of God, mangayot ang damang sa Ginoo. Muduon nito sa Ginoo. Amen? Muhambul ta, Lord. Tagay ko sa imong kaalam. Tagay ko sa imong puso. Kaya kung pinato na may nusulat sa Ginoo, kailang sana, mahimo nang mabuhin niya kung gamot na himo. O bata pa sa Bible, muhatutin kamatayon. Okay, next. Since separate us from the Lord, na yung dominin, ang salat mo na yung nagpahimulag na ito. Muna nga si Kristo, mo yung nagpataliwalang na ito. Amen? Muna ikaw, matapusan na ito, siguraduwa na naanas Kristo ni mo. Maurang yun na imong wipon. Hindi lang tayo yung kawa, anak ang doon niliyon, pastor, okay naman eh. No. Ang importante karoon akong challenge sa imo. Okay ba na kay reliyon? Pero kung ang imong gino na tumod ng sa reliyon, kinaluwas ka, maluwas ka, muna yung usas sa mga butang na kinalan makulit ka anak na mindset. Kaya ang gi-offer sa Ginoo, it is mabaw sa yung tatit reliyon. Amen? Ang gi-offer sa Ginoo is redemption, salvation through His beloved Son, Jesus Christ. Amen? So meaning, kinanan sakto o igo ang imong pagtuo, ang imong mindset, sakto o direction.
na naluwas mo tungod ni Kristo Jesus. Dili kay mga luwas ko kay wapo ang milyon sa milyon. Nindot man wapo ang milyon, wapo yung sipan, pero mas pinakanindot na mingon kasi kung kagalingon, naluwas ko tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus. Naluwas ko kay kamatayon ni Jesus. Kaya naginusol ko sa kumasan. Kaya si Kristo lang wala kay lain ang dalang ginabuhin ng kamatayon. Palapaka natin si Jesus. Now, we be or me not know God, we are maybe far or near God, but the Bible is clear that through our sin, we have been separated from God. Now, mga batanon, ikaw, actually, ikaw may nasahid doon sa mga galingan. Unsa ba yung standing ni mo karon sa Ginoo? Unsa ba yung position ni mo karon diya sa Ginoo? Sa family ni Christ? Kan binin pa kasi ko galingon, hindi nga anak dito sa Ginoo. Kaya liwat na ito sa Ginoo. Napamino mo, ang tao o ng batangon na miliwat na sa Ginoo, nagsumbod na sa condition sa kung nahuna kasi kasi na ikaw mismo makatistipay ka na ikaw na bago. Gikan siya pagkaplahu ko, manigaliyuhay, gusto mo gilikanan, nausap na. Amen. Kita naman yung sayo na, di naman sulong kumausap, pinanin ko. No, ginisip ka si Yawa. Ang trabaho sa Yawa is to deceive you, to deceive our mind, knowing na we are totally separated from God, wala ka tayo kumas, you know, we are sinners, we are condemned, we are useless, we are nothing. Maunay pollution, maunay kining hugaw sa tumunawan natin. Apan kita, kamo, mga batangon, udabog na si Ginoo. Tutali nga sarili na, Lord, tabangin ko. Ang pulog sa Ginoo, himuon ni mong roadmap sa mong kinabuhin. Naigil yun. Pinahinay, mausap, dagan sa mga nangyong. Amen. Kasi agi na may bisyo. Ako bisyoso makusunan. Pero ni manuman nga na ay changes na usapan tungod sa gawang sa pulog sa Ginoo. Hindi tungod kay may laki. Hindi tungod kay sabi nila, no! Wala ko'y kagawang usap sa kinabuhin. But by the power of God's word. Amen? Amen, amen. Kapatay na, listen, mga batanon. Ngano ang mga batanon karon? Babi na mga batanon na mga adik na sa misyo. Bisa pagmamasa ni mo diya sa sigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to your health. Kaya doon na indagan kayo mga example nito na mga cancer na, mga guba ng throat. Pero ano mga manang dipansin sa mga batanon? Tungod kay wa, pamansayaan na ito. Amen. Kaysay nga naman, ang atong feeling, ah, okay namin, kaya na nato. Now, how about kung ikaw na yung maigo niya na naklas yung mga sakit? Tama ko niya, mga tanong? Amen. Amen. Nakuha niyo akong punto? Tungod kay, kung ang spirit of addiction, maunin nagmanipinit na ito, matingala ka, anong lisod kay Tarubiya? Apan, paminaw mo, kung inyo nang i-recognize yung kinabuhi, na kamo mismo may nakabalong asa yung posisyon na, nato man ko, manakadis man ko, ano yung abisyo, nato man ko, Lord, diya ka dapat gawag sa Ginoo. Kali na, diskuta, kung naisala, ang tao, mahandog na. Ang tao, saman, butago na, nahandog na. Muna yung decision sa Yawa. Apan, mga batanon, kung diyan po nino, nakita na yung mga abisyo, natay mga kagulamon, di at ang magdabot sa Ginoo. Lord, gabangin ko, Lord. Ganahan ang mga itong sinunod kayo, Lord. Ikaw mo'y dapat masayod sa inyong witness. And that is addiction. Primero, nagsukot ka, pero tingnan lang, kagtutan pa ka. Ganun ka po, eh. Sinasina man. Okay, mabubuha na. Miss you. Handon ka, patimala ka, uy, okay naman. Ang isog kayo ng atanway, pumiro, pero di kaganahan. Pero kay sabay sa uso, sabay sa batanon, sige lang, hinom lang. Pamina ni mo, maghubuhubog na ito, ibulog ko, hindi nito makisog ka. Ibulog ko kayo, hindi mo ba? Di ba? Kasi dati mo, anak, handol, ganahan ka, anak. Hindi naman, hindi. Kay hindi kayo mag-jamin-jamin, o di ka kabantay. Na mauna yung mahimong intrepensya kaaway, magpasok ang spirit of addiction.
Anong may mga taong magmakwit? O ano man? Tuna na addiction sa drunkenness. Spirit of drunkenness. Patingala ka, mangita ng iyong ginhawa. Sama sa siya po. Anong ay nangariyab? Kaya na-addict na. Mo'nay sala, kanang sala na di pa pa sa iyo, mukuntaminit na sa tao. Meaning, mukuha kang mas dako pang sala. Are you with me? Ang sala, ganina ito, masulindan si Ginoo, gamay raon na ito, muda ko ang problema, mag-isot na ka, pero na ay chance niya po. Na ay grasya ang Ginoo. Na ay kaluoy ang Ginoo. Mga batanon, kitang tanan, di kong pagdip pag-ayos Ginoo. Sa iyo, pagdip sa tao, di kong batik pag-igugma sa Diyos. Ang gugma sa Diyos, gusto sa Ginoo ng iyang mga anak kita, mudamok kaniya. Pero kung na, naibarier, napuntahan ka, nag-drop ka sa sala, kung di ka mong batik sa Ginoo, muna importante na ay samaan eh, suntihan mo sa gugma sa Diyos. Aron unta ang mga batanon makarealize. Kinanglanday ka. Kinanglanday ko. Mangita sa Ginoo. Kinanglanday ko surrender sa Ginoo. Amen? Amen. Praise the Lord. Next. For all have sinned and come short from the glory of God. Roma 3:23. Muna siya. Nalayo ka. Meaning, namatayan ka. Walay himaya. Muna tinitabo ni Adan o ni Eva. Tungkol kay, nakita na nila, ngayon, humbo na ita. Hindi po't masabot niya, so ang pasala ka sala, humbo na sila. Meaning, po't masabot niya, walay luna ang sala sa tao kung naa ang glory sa Ginoo. Amen? Amen? Sa diyan na nang sala, haya sila nagkakitang sala. Haya sila nagkakitang hugaw. Haya sila nagkakitang maot. Muna hantod ka ron, sa atong ginaboy, permitin na kitang maot, permitin na kitang sala, permitin na kitang di maayong. Pero kung na ang glory sa Ginoo, na ang gahong sa Ginoo, hindi na ito pansinon, hindi na ito tagapagtagal, hindi na ito intertinon, hindi na ito tagaan kung ka-importante ang mabutang na dili niya sa Diyos. Amin ba mga batanon? Amen. Amen? O na nga po, damot na sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo, kimatinta na ito ni Lord, Lord, tabangi ko Ginoo. In the name of Jesus, badungod, na atay authority in the name of Jesus. Amen? Badungon niyong trabaho sa iyo by God's authority sa iyong pangalan. For the wages of sin is death, sa daw, bayan sa sarang kamatayon, ang panagkasa sa Diyos, inapoy muli katapusan, pinagi kang Christ Jesus. Mauli ang kaluwasan. Ang kaluwasan, gusto ni God, matagaan kang eternal life sa asang pahagi. Kam? Christ Jesus. At pamatana, naana ba si Kristo sa iyong kinabuhi ka ron? Mura na isyo ka ron. Maunay ultimate redemption or salvation. Kung si Kristo naani mo, sigurado na naa kay luna o naa kay kinabuhi ka ron. Kapag pagkakas ito. Ang challenge ng karon, are you serious by accepting Christ? Did you assess yourself by realizing something within your spirit or within your soul? Or is there not something na naikulang? Or ka, unsa ba kasinsiro ang inyong pag-surrender o mga ipasayo sa Ginoo? Or ka, naguna pa mag-iapong ka na bubuhat-iapong ka mga butang na pinigyod ka bubuhat sa Diyos. Apan, mangandoy ka nga Lord, tabangi ko, himo akong Diyos doon, himo akong matarong, himo akong kasalikan. Mata ko tagibasa ganina, sa last days, na ang mga tao, sa katapusang mga adlaw, dili na Diyos noon. Dili mapasalamaton, masimupakon sa ilang mga dilingan. Okay. Sin must be paid with sacrifice. Okay. Let's read. So Christ was once offered to be the sins of many, and unto them that put for him shall he appear the second time without sin and salvation. Amen. O sa law, so si Kristo, gihalad usab sa makausa. Alang sa sala sa daghan, sa tanan.
Hatto kanila that and unto them that look for him shall he appear the second time. Meaning, si Kristo mabalik sa ikaduhang higayon, dili na lakit sa sala, apan aron na sa pagluwas. So, abang besyo na ni, aron sa pag-take up or pagkuhang kanila. Na kami na ang inyong mabatanon. Nasayod na na si Kristo humana na matay. Humana gilubong. Humana na banaw. Amen? Anong gibuhato ni Kristo? Kaya aron nga, bayran ang atong sala. Kaya wala nila yung bayad. Kaya ang bayad sa sala ka nito, pinaging sakripisyo, sacrifices sa usang ka mananap, usang ka animal, sama si karniro, or toro, or baka. Tungod kay nakita sa Dios, dili na sufisinti ang paghalag o mga blameless na mananap. Ang ibuat sa ni Father, John 3:16, for God so loved the world, and He gave. Kinsay gihatag si Jesus aron ng tanang tao mabayaran silang sala. O sa gibuhat ni Jesus, nagsuffer siya. Namatay siya ibabaw sa cross. Muti hinungan, gibuhat ni Jesus once and for all. He died for us once and for all. Kausa lang, di na sublion. Pero paminaw, mabalik sa ikaduhang higayon. O sa daw, magpakita sa ikaduhang higayon. He appeared the second time without sin unto salvation. So, abang person sa Bisaya ni mo, pagkita sa sekidwang igayon, dini na lakit sa sala, apan aron na pagkuha kanila na nagulat kaniya. Aminaw mo, mabalik si Jesus sa sekidwang igayon, dini na kaya aron magpakamatay na po. Kumana man siya nagpakamatay para mabayaran yung sala. Mabalik si Jesus kay gusto ni Jesus kuha ka. Amen. Kinsa kuha niya? Sila nga andam. Sila nga naipanahon niya. Sila nga naipagtagad niya. Ang pangutana, unsa kay posibleng may tabok sa mga tao pagbalik ni Jesus ka din andam. Marinaw mo, pangutana. Unsa kay matabok, may tabok sa mga tao na kinig pagbalik ni Jesus kay kuhaon man niya at nagulat niya. Masawang ginagos sa Bisaya. Aron nga, masabda na to. Hebrew 9, versikulo 28. Paminaw, mga batangon. Okay. Versikulo 28. Gihalad usap si Kristo sa makausa aron pagwagtan sa mga sala sa dagang mga tao. Mupakita siya sa ikaduwang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila na naghulat kaniya. Pagkano ba ka ang tao naghulat? Ang tao galing nagulat, wala na nagkumpiyansa. Kinsa ba na kasi natin yung nagulat kasi ito yun? Diba kung nagulat ka, kinalang dili pwede magtulog-tulog ka, abot pa lang kayong gulat. Pabita na sa Matthew chapter 25, na ay gi-example ni Jesus dito na the teen virgin. Ulo ka mga ulay. Nga ang lima, gitawag dito danghag. Ang lima, malamon. Kaya ang lima, nagulat pa sila silang pamanunod. Ang pamanunod nag-represento kay Christ. Pero din ang Bible, ang lima kay di man andam, ang ilang sulok kay nag-aawag naman. Ang lima kay nangandaman, na man sila'y reserva ng uwil. Sa sato pa di ay, ang minsay mo ni, kung gitawa, mantagabalo ko sa mabalik si Jesus. Kung mag-aawag niya itong kinapuwi, meaning, wala na'y kalayo ba? Wala na'y kadasip, wala na'y gana. Nagpatuyang natas sa kahilayan. Nagpatuyang natas sa kaunod-nod na itong pagbaki sa kalimutan. Kung niyang karoon, mabalik ang atong pamanunod. Are you with me? Ako, ako ninyo mamatangon? Hinaot ko ninyo ni masaktan. Eh, alam ni natong kanan. Amen? Mabalik si Jesus. Dili na sa sala, kay humana sa namatay. Gusto sa Ginoong i-reward ka. Gusto sa Ginoong gantihan ta sa atong gibuhat. Ang pangunta na karoon, kanin yung kinabuhay karoon, ang ngayon ba na gantihan sa Ginoon? I-assist daw yung kagalingon karoon. Kung mabalik si Jesus anytime from now, tangawa daw yung, itanaw daw ang imong tagahapon. Naba kay kasing-kasing may nulsulod? Naba kay kasing-kasing na naitaunghaw sa Ginoon? Na mabalik si Jesus karoon anytime from now, eh gusto niya kuwanta, at the same time, i-reward na. Pagunta na, balik ko na po.
ang ayan kata gantihan sa Ginoo. Ako estudyante na nagkamot yun, araw maka-award. May nalang maka-ribbon. Si mama, si papa, makasaka. Kaya na nagkamot ka, nagtuon din ka. Sa samang pagin, na i-reward na to. Amen? Amen. Kinsay gantihan sa Ginoo, ang taong na ipanaw niya. Naun sa karoon ko, kay panaw niya. Magigilig ka mo po. Magigilig panaw sa Ginoo. Pag naibay mo sa din, musipat ka. Ano man? Kaya di taganahan. So siya yung kukulero, basignay something kung di masulod. Basignay something na nag-defile ni mo. Na something stronghold na sulod ni mo. Maulang panahon ka ron, hindi mo nang paggawas yung kinabuhi. Amen? Pangando yung alon. Tagay kong kagawasan. Next. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." John 1, verse 9. What is John? He recognized that Jesus is his cousin. He tawag siya the Lamb of God. Anong itawag siya the Lamb of God? Tungkol kay siya ang himong substitute. Siya ang himong karniro na gilapa, ipatay. Muto'y bayad, muto'y halad para sa ating salat. Amen. Kala pa ka natin si Jesus. Roman 3:25, by this eyes, God presented at kapasawa. Here you go. God presented Christ as sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand, to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Amen. O sa itong punan, ane? Bye, pray. Amen. Kita ba't ka na ipagtuo? Amen. Pagtuo na di rin pwede makawag sa iyawa. Kaya nga pagtuo tungkol na sakulong sa Diyos. Amen? Amen. Kaya pagtuo, niyabot sa tao, pinagis sa pagpamatid sa sakulong. Lisod kay kamumuan eh. Lisod niyo mo dawaton ang kamaturan sa sakulong sa Diyos. Hantod nga ikaw seryoso mo dawat o mutuo siya ang sakulong. Now God presented Christ as sacrifice of atonement sa pagpapasasala. Mo't ang dugo ni Christ dito sa cross sa Calvary. Diula. Amen? Mo't ang atonement pagpapas sa sala, sa tanang mga tao. Na karon kung di na ito ituan by faith, kung di na ito nindawaton, kung saan magpapasin mo sala. So di nilang tama ng karon ko sa inyo ako. Nausayin mo rin nahin mo na nimo ng ritual. Pero kanang kinasing-kasing, dali ang imong pagpapasayin o tungkol ka, inspired ka sa saan? Inspired ka sa pulong. Amen? Na din ang address sa imong pagpangaypasay, Lord, tungkol kaya nakasabot ka sa iyong pulong. Amen? Aron na kita magkabaton siyang pagkabatarong. Di-demonstrate ni Jesus, aron kita magkabatakunan, magkabaton sa iyong pagkabatarong. Otherwise, kung di kita mapasay, Lord, kita mahimluan, makaisunan, ang atong sala, nagkakundim na nadaan, daan na nagilatid, yan ay punishment. Kandidato nitong tanan, nato sa pagkalaglag. Actually, ang impyerno din para nato. Ang impyerno, giandam sa Ginoo para kay Lucifer na nag-rebuild sa Diyos dito para sa langit. Huwag sa iyang mga anghel. So, ang impyerno, giprepare sa Ginoo, giandam para kay Lucifer sa umaabot ng mga panahon. Kita, gipakamatyan ta ni Jesus, kay dili gusto si Jesus na mayato ta dito. Kung nangagiratag ni Jesus niyang to, galingon, para di mo, para nato. Arong di tamalagad. Amen. Amen. Pero buhaton sa yawa ang tanan. Kaya di niya kaya si Lord panimasdan. Ang niyang panimasdan, daw doogon niyang tao. Kung ang tao, ignorante, inosinti, sa pulong sa Diyos. Are you with me? Buhaton sa yawa ang tanan. Damayon niyang tao. Aro makikuban kanya nato sa lipo. Pero ayun ang dumi. Ang leap of fire, hindi para nimo, hindi para nato. Amen? Gusto sa Ginoo ang imong destinasyon dito sa langit. Pero kung ang tao maminaw sa serpe, kung ang tao maminaw sa tito, hindi nyo nakalibutan.
The moment ang tao mo nag-greet na sulong sa Diyos, mo nang hinungdan na naagay rason, umuban ka ni Diyos. Dapon yung punto? Amen. Dapong rason, na ang pulong sa Diyos, gi-offer libre, walay bayad, aron nga mao niyang direksyon na to, na dagpuntan niya sa iyang eternal hope, eternal destiny, which is the heaven, the paradise, na giandag si Ginoo para natunta na ito, mga pakapsunod. You see that? That's only Jesus and Christ. Kapag Jesus has the sacrifice paid the punishment of our sin. What happened in the cross? There is a divine and beautiful exchange. Now, sa maning exchange, curse to blessings. Amen. Ang sala sa tao, pwede hinunggan nga natin luta. Curse. Tinunglo. Pero ang tunglos na libutan, mutong dito, the exchange. Gihatag si Jesus, o ang tanang tunglo, dito, sum up kay Jesus. Gidawat ng tanan. Amen? Aron nga, ang tunglo ni mo, si Jesus nagdawat, o ang blessing, is Jesus man ang true blessings. Amen? Si Jesus ang kinabuhi, gihatag barter diyan nimo. Hindu to kastang hindu ta. Kastang hindu ta. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Si Jesus ang naimong tinunglo, kita unta. Are you with me? Yes. For it is written, curse is everyone who is hung on the cross. Tinunglo siya again. Gibitay dito sa kahoy. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith, see with me, faith, we might receive the promise of the Spirit. Anayon sa Galatia, anyone who believes Christ, he become Abraham's seed and heirs according to the promise. Now, sa nita po din, mga matangang, sabda din ninyo. Kaya kung makasabot, ito kasi pulong sa Ginoo, makaingon yun kasi problema ang ngayon di diya sa mga salamatan. Amen. At paminom ko na. Dahil yung simple para na po, kay siwala ko na sabta ng kaluwasan, anong mga lagar mo mas dito? Anong ulahong tayo mga po? Ano man, at least, morally, ang pwede na akong mabunga kung mabalo sa Ginoo. Kay in the first place, wak man yung kayo kabalo sa Ginoo. Amen? Pero at least, kini mga lagar ka, mudahay ka, musimpa ka, mapasalamat ka sa Ginoo, it's an honor at sa Diyos. Na ang rason nga nabuhi ka, aron muhatag glory, muhatag o himaya, muhatag o pagpasalamat, o pagdai nato sa Diyos. Amen? Malinigdan kayo din yung punto. Becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone. Si Jesus po yung nahimong tinunglo. Dito sa cross, aron ang tunglo ni mo, mahanaw, kapulihan, o kung saan, the promise. Amen? 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 Kapulihan o sahad, kinabuhi ko walay matapusan. Galatia 3, verse 32-14. Next. Poverty to prosperity, isa yung ganahanan eh. Amen? Naaman ito yung mga kapulihon from sahad sa Ginoo. Kaya ganyan blessing sa Diyos sa Ginoo is general. Tanang irias. Amen? Physical, emotional, what else? Tanang irias yung kinabuhi, spiritual. Numerical, tanang yung klaseng iria, gusto si Ginoong i-prosper. Now, poverty to prosperity. Okay, ito pa sound? Ready, go? And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that true to you was rich, yet for your sake he became poor, so that you thought his poverty might become rich. Amen. Amen. Now, paminaw mga patatan. Now, gini lang ni make ka ma-reach by material things. Additional lang na. Si kanyari na gusto yata sa inyo. Ang
ultimate riches, ano yung gusto niyo offer sa Ginoo, is the heavenly blessings, which is the eternal life. Amen? Amen. Si Jesus na himong kapos, so that you might become rich. Amen? So that you through his poverty might become rich. Now, sundere. Praise the Lord. That though he was rich, yet for your sake, he became poor. Amen. Make a poor meaning siya ang nahuhunda, nawalan. Gikan sa reanong dapit. Now listen. Gikan sa reanong trono, minaog siya. Aron mo sakripisyo para ninyo. Try to imagine. Gidawat ni Jesus ang tanang klaseng pagdagmal. Amen. Amen. Paglutos, pasipala, gilutan, gilatos, makitsunan. Sama siya sa karnirong ihaw. Muna itinawag lang of God. Kaya sa panahon ni Moses, aron mapasaylo ang mga Israelites, maghalag sila ang karniro na walay sakit, tambok, himsog na karniro. Napaminaw mo ani, aron masabtan ninyo manong si Kristo na matay. Si Jesus, itinawag siya the Lamb of God, punta hinungdan na si Kristo na matay. Muna yung nasundi, higit por, hinggat por, tungkol kayo, hinuwang tanang glory, himaya, tanang, nahayanon, na binipisyo ni Jesus as a son of God. Gibuat ni Jesus ang tanan. Gihural niya. Ingon sa dito sa cross, it is peace. And then later on, it siya nga, I give my spirit. Itugyan niya sa pamahan, ugyan-iyan na matay siya. Aron ang hingpit na kadaugan, ang panalangin nga rin anon, ihatag na ni kanamin. Amen? Aron, namahimot ang rich. Ano man, itagaan nagkag-access sa abundansya ng panalangin sa Ginoo. Itagaan nagkag-abilidad how to become rich. Itagaan nagkag-alam. Amen? Itagaan nagpagtuo. Itagaan nagkag-bugma, kaluoy ang kinabuhi ng Diyos na lupataraw gusto sa Ginoo at ng mahalin. Amen? God is able to bless you abundantly. See with me abundantly. Abundantly. So that in all things, at all times, having all that you need, wow, you will abound in every good works. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that through he was lived yet for your sake, you became poor. For your sake, he became poor so that you might become rich. Wow. So, nindot kayo nasaan sa Ginoo, may panalanginan ka, sa tanan mga maayong butan. Pero ang sikreto, sa sikreto, tinala na kay seryosong relasyon o pagkita ni Kristo. Amen? Amen. So, poverty, prosperity, garantisado na, siguraduhan lang na nakaposisyon si Jesus sa inyong pinagod. Amen? Amay, nakasmit? Nakasmit? Siguraduhan na nakaposisyon si Kristo sa inyong pinagod. Next. To partake in His righteousness. God with Him who had no sin to be sin for us so that in Him we may become the righteousness of God. 2 Corinthians 5 verse 21. Now, mga patangon, nasalita ka si Kristo ay isa. Amen? Tungkol na ito. Apan akong sala, yang iako kanan. Aron na kita, himuon niyang matarong. Muna nga, ang gibuat ni Jesus, gibuktihan niyang kinabuhi. Amen? Amen. Gibuktihan niyang kinabuhi. Yata niyang ito galingon. Pakunta na. Are you willing to give your life? Are you with me? Amen. Are you willing to dedicate? Amen. Are you willing to serve? Amen. Are you willing to, you know, to give all? Everything. Amen. Ang andam lang may buka sa Ginoo. Until kayo nung mga pinakoyab ka, ang tanani mo oras pa naman ito si Kuya. Buntag sa iyo pa ng kalit, anong ang simple kind of this to si Darby. Buntag sa iyo pa lang, gusto ka mag-alit. Simbuki pa na, pero mas maayo. Na pinaw, mas pinakamaayo, may inspired na una si Ginoo. Amen? Lord, salamat na nakabata ko, salamat sa bagong puso. Now we receive the benefits of good news of the kingdom. Wow. Yes. Last part. Now receive salvation by abandoning sin
and trust with God. Is that all? Receive salvation. Kamuntay ang pagdawat sa kaluwasan, of course, by faith, believing Christ as your Lord and Savior, but you are decided, you are willing to turn around, amen, to turn away, turning from what? Evil things. Amen. 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 Di man dahil diya tayong practice na nandoy ka. Like for example, simple nga, example lang ko, gilipin ka o mamalikas, kayo sa'yo, rason lang ito, expression lang. Sa'yo, dali na gano'n, please, pinyawa, kinabuyan. So, inahinayan mo na. Amen? Ano to yung ang pamanin mo? Makatabang ngayon ang sipo manikas. Are you with me? Yes, amen. Isang pagkasuko ko na huwag karoon po, sultihan ito ng simay mo. Amen? Mga tayo kasi mayroon din ang minyon na, gabay ng bikin, please, pinyawa, ni mo tao hana. Diba, sa'yo, dali na siya na ni sulti? Ha? 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 Oh. So at least, reminders din ninyo, ako sa kayong maayo, na inyo ng ilisan. Di ba? Sample, sukong ka, gilapit ka, imbis namin na kayo pamalikas. Hallelujah. Lord Jesus, tawag kasi mo. Tayo, asamayo. Kaya simple, kaya na sa anak, kaya manawag pang ka, pwede consider na ito na sa sin. Ano ba? Kaya kada na tao na tumutawag, muna yung utor sa tanang evil things. Amen? Pero ang tawag kong ito eh, tulip! Siya mo doon, kandi? Ay, nandiyo na nga. Kandi mo ito eh. Tawag mo ba na? Ay, dito! Kung tawag mo ang buwan, tawag mo ang baboy. Ang gamit sa itong baba is to declare His goodness. Amen? Amen.
Lord, thank you. Marayon sa Hebrew, the same lips, ready garment to curse and to praise. Kung dili na po hindi, na marupong baba itong igamit sa pagtulong, marupong baba itong idahin sa Ginoo. It could not be mixed up. Amen? But, in the Bible, sama sa Santiago, ang dila dapat pwedeng i-train. Kaya ang dila gawin sa Bible, sama ni sa usang agamay kalayo, na pwede niyang sunugon ang tibuong kalasangan. Imagine. Kaya bitang marites, ang dali niya kaway, kaway naging pulong. Maligis, maligis. Malang talaga yun. Hindi mo matagal mo, hindi mo sinagdurin mo. Amen. Romel, yeah. Romel, ba kayo matagal sa kaya? Mula sa ito. Tumuli kayo, magkuha na ito. Na-example lang na, mga matano. So, ang baba na ito, no, atong gamit ito, to glorify God. Amen. Amen? Amen. Okay. Atong i-practice, atong dila, kaya abin niya in the Bible, life and death are in the power of your